37 to 38. Verse 9, 37 to 38. Nakita na po ba nyo? Sabay-sabay po tayo. Nandiyan na po. Okay na? Yes, amen. Okay. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aniin, ngunit kakaunti ang mataan. Idalangin ninyo sa pangalan ng aniin na magdala siya ng magagawa sa kanyang aniin. Praise God. Hallelujah. Magsipo po tayo at ating pong namlamin ang nais ng Diyos sa atin. At alam ko po ito po ay time na talaga. Sabi na harvesting is come nearer and nearer in His sanctuary. So ready na po ba tayo? Pakinggan po natin. Ang title po ng ating pag-aaralan ay The Harvest is Plentiful. Ang ibig sabihin po, the harvest field, ang nag-represent po ito ng mga lost souls. Hindi po ibig sabihin ay tayo ay makikita natin, di ba? Makikita natin ang palayan kung ang uhay niya, salamat kapatid, kung ang uhay niya ay ginto na, sabi nga natin golden, makikita natin na it's time to rest. Pwede na pong anihin siya. Kagaya po na sa ating panahon ngayon, ang ating pong mundo ay halos pawala na. Sabi nga, napakadilim na. Talagang pawala na po ang mundo ngayon kasi nandito na lahat. Andito na, nagaganap na. It's all written in the Bible kung ano'y nakikita natin ngayon. At naiiyak po tayo dahil po yung iba talagang tunay na na-harvest na. Pero anong nangyayari? So, ang ating mundo ay pawala na. Kaya po, ang sinabi po dito, sinabi po ng ating Panginoon na the harvest is plentiful, pero kakaunti po ang mga laborers. At naniniwala po ako, tayo talagang tinipon dito, nakita po natin tayo po'y marami, mawawala, dadagdag uli. Pero kagaya po ng nais at lagi ko po na sinasabi sa inyo, matira ang matibay para kay Kristo. Amen. Hallelujah. Dito po sinasala po tayo at lagi ko pong ipapaalala sa inyo, dadalwa po ang hawak ng Diyos ngayon. Ang salaan at ang gunting. Kaya po kung mapapansin ninyo, kahit leaders, nawawala. Kahit pastora, nawawala. Maraming lingkod ng Diyos ang tinatawag natin hindi genuine. Nagiging pastor lang sila, ginagawang hanap buhay. Bakit maraming pastor ang ayaw pumunta sa harvest field? Kasi walang pera doon. Pero ano ang nais ng ibang pastor? Ang ibang pastor ang gusto magpastor sa lungsod, sa mga city. Dahil doon, si pastora, alam niya to. Bakit ang ibang pastor ayaw pumunta sa mga bundok? Dahil ba ang ibibigay lang sa kanila mga saging, mga gulay? Ano nga ang mabibili ng gulay? Kaya po sinasabi, sumisigaw na po ang puso ng ating Panginoon. The harvest is plentiful. Bakit konti lang ang mga laborers? Ang dami, ang harvest field na doon po sa central, hindi lang, pinakang ano lang natin central, nakaupo, nagsusugan, nagiinuman, nagchichismisan, nakaupo maghapon sa malamig, sa mainit, nandun lang sila. Pero bakit may nakikita ka ba na karamihan na nagha-harvest? Marami ka bang nakikitang nagpapahayag ng kanyang salita? Sabi nga po dito, the field is ripe for harvest. Spiritually, the field is ripe for harvest, but there are only a few willing. Yung pong willing talaga maging laborer. Hindi po madali ang maging isang trabahante ng ating Panginoon. Dahil dito, it will require yung puso mo, kailangan
lang yung puso mo. May passion ka, may compassion ka sa mga kaluluwa. Dito kailangan ikay handang magutom. Handang ikaw ay murahin ni persecute. Kaya mo ba, kapatid John? Bakit tayo piniprepare ng Lord? Pawala na ang mundo. Pawala na ang mundo. Ang Diyos ay umiiyak na. Sumisigaw dito sa binasa natin. The harvest is plentiful, but the laborers are few. And I believe in my heart that God is preparing your heart for a greater harvest. Amen. Hallelujah. Hindi lang sa mga kapitbahay mo, higit ang iyong pamilya. It's about time to reach out our family. Ilang taon ka nang nakaupo na nakikinig? Ilang taon na tayo'y nakikinig at nag-attend ang mga conferences? Mga trainings, ilang taon na? Pero kung makikita ng Diyos ang paghakbang mo bilang isang willing laborer of God, makikita mo ang milagro. Hindi lang sa iyong personal na buhay, you will transform kapag nakahalubilo mo at naging isang laborer of God ka. Hallelujah. Sabi ko nga dito, in Matthew 9:37-38 are very appropriate po talaga yan. The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray for the Lord of the harvest to send out laborers in the harvest. The field is already ripe, but where are the workers? Nasaan ang mga manggagawa? Ano na po? Hinog na ang palay. And I remember, bago pa lang po ako na Christian, hindi pa po ako na orden, hindi pa po ako nag-mission. Pinakita po ng Panginoon sa palaginip, maliwanag na maliwanag po. Sa isang panaginip po, tatlo ang aking nakita. Ang una dito ay ang lupa ng tigang na tigang. Sino po ang may bukid dito? Makikita nyo yung bukid, di ba pagka talagang walang tubig, talagang nagbibitak-itak siya. Tapos pangalawa dito, tubig. Tapos pangatlo dito, yung naararo na siya. Yung ang tawag sa amin Tagalog, yung inararo na siya, na ready na siyang taniman. Tatlo po sa isang panaginip, tatlo po yung nakita ko. Then kinabukasan po, ang sumunod po na panaginip, dumugtong doon sa aking nakitang yon. Ito po ay ang palaya na sobrang-sobra na talaga ang pagkahinog. Halos humahapay na siya. Tumutungo na sa lupa. At nakita ko doon may mga nagsasayawan ng mga bata. Sa paligid na doon ng mga magulang. At naniniwala ako na talagang itong sa Matthew 9:37, talagang harvest na po ang kailangan. Pero where are the workers? Ang tanong. Nasaan ang mga manggagawa? Noong una, kapanahonan, ako po'y bagong Kristiyano pa rin, nakikita ko ang daming naghahayo sa sentral. Kabi-kabila ang nagbibigay ng mga trucks. Wala pa pong internet. Wala pa pong Facebook. Talagang makikita mo one-on-one. As kakabila, may mga nag-intercede. Pero ngayon po, kunti na makikita natin. At maraming mga laborers noon ang masisipag, kahit nasa palengke, saan man sila nandun, they are sharing the word of God. Pero ngayon, iba nang pinag-uusapan. Siguro kaya natin ito to, no? Sample, ano? Kahit naglalakad, kahit natutulog, kakapain. Kahit nakaupo kung saan. Kahit nga sa church, hawak ito. Dito ang buhay nila. At nawawala na ang essence ng paghahayop.
kahit ikay mag-obserba lang, makikita natin na halos talagang wala ang tanungan. Where are the laborers? Kung titingnan natin ang ating mga kaluluwa sa labas, tunay nga pong magdurugo ang puso mo kung ikaw ay may compassion sa mga souls. Bakit hindi natin iparana sa kanila yung ating salvation na natanggap? Ang mundo, inuulit-ulit ng Panginoon sa aking kagabi na ang mundo pawala na. Hindi po ito ang aking ipipreach. At ang ipipreach ko dapat, the fallen ten. Pero bakit ito ang nauna? Sabi ko nga kanina, gumising po ang kagabi, nung matapos na ako ng trabaho ko, kita ng amo ko, nandun itong aking Bible, dalawang Bible, itong notebook. Ano yung dumadating sa akin? Isang linis, dumadating sa akin, inilalagay ko, isinusulat ko siya. Nararamdaman natin ang puso ng Diyos. Nararamdaman natin na nais ng Diyos na itong mga lost souls na ito'y mabalik sa Kanya. Marami ang lumayo. Marami ang tumalikod. At maraming lingkod ng Diyos ang bumalik sa wala. Makikita ng ating dalawang mata yan. Masakit na makita na ang mga leaders ay nawawala. But before they are on fire, sharing the word of God, whatever in their mind, they share to each other. But now, the fire is stopped. Bakit po? Something in their mind. At the back of their mind, maraming pumapasok. Why? They are not concentrating what God gives to them. Maaari tayo na nagditong naiiwan, ito ang itinuturo sa atin. Na maranasan natin nung nalasahan natin ang pag-ibig ng Diyos, ang salvation na binigay sa atin, ay iparanas natin muli sa kanila. Ipakita nila, ipakita natin sa kanila na tayo'y tumatayo. Ang salita ng Diyos, kapag tumarak sa iyo, alam natin, gagamitin natin to, saan man tayo mapapunta, saan man tayo ilagay, ilalagay at ilalagay ng Diyos tayo bilang isang laborer ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Nag-uumpisa pa lang tayo, no? Praise God, hallelujah. Sabi nga ng Panginoon, open your eyes. Look up. Kapag ang iyong mata ay iminulat mo, makikita mo ang mga kaluluwang nawawala at nagwawala. Pinuna ako, no? Tayo ay mahaba-haba pa ang ating takbuhin. Thank you po. Makikita po natin doon, sabi nga, as a laborer of God, we need to proclaim Christ and their salvation. Bakit kinakailangan nating ipaglaban? Ipaglaban yung salvation na ating nakuha para tayo sa mga nawawalang kaluluwa ay may bahagi natin ito. We need laborers in the harvest field. Ayaw natin my souls are eternally lost. Maliwanag ang tinutukoy ng ating Panginoon dito. He referred to many souls needing to be brought to repentance. Amen? Then, what we need to do as a workers of laborer? Number one is to pray. God works through our prayer.
communication with the Lord is very important. Praying is described as calling on God, calling on the name of the Lord. In prayer, you can cry out to the Lord, lifting up one's souls to the Lord. Makikita po natin yan sa Psalm 17:6. Kung sino po may Bible, basahin po natin Psalm 17:6 kung ano po ang nais ipahawatig ng Lord. Nakita na po nyo, Psalm 17:6. Sino po nakakita? Basa na po. Psalm 37:6, ganito ang nakasabi. Ako'y tumatawag sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ay sasagot sa akin. Ang iyong pandinig ay ikilin sa akin. Ang aking mga salita ay pakinggan mo rin. Praise God. Kung nananalangin po tayo para sa ating personal na buhay, higit tayong nananalangin sa mga kaluluwa na wawala. Dahil ayaw din natin na mga kaluluwang yun ay mapunta sa impyerno. Hanggat maaari, hilahin natin sila sa bunganga ng impyerno. Dahil alam natin ang kapupuntahan, lalo na mga backslider. Bawat isa sa atin ay nilagyan ng pag-ibig. Hindi lang sa ating sarili. Marami nga may naririnig pa akong, love yourself! Kaya sige ang selfie. Love yourself! Sige ang selfie. Love yourself! Pero mga kapatid, love yourself! Love myself! Pero tingnan nyo, ang nais ng Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. Lalo na at nawawala. At nagwawala na sila. Nakakalungkot. Sa ating panalangin, ako po personally, ako po ay every Wednesday, ako po ay nagpa-prayer and fasting. Minsan may tatawag po sa akin, hindi ako nasagot, ano, kumain ka na, tukso ano. Karain ka, alas dos na, tatawag, kumain ka na. Sabi ko, fasting ako. Eh, gutom na. Siyempre, nagugutom na tayo. Pero nagugutom lalo ang aking espiritu. Umiiyak ako sa Panginoon. Marami tayong pakilala. Iniiyak ko talaga sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, kahit masama ang pakiramdam ko, pinipilit ko rin tumikim kahit tubig. Pero kung maaari, dry fasting po ako. Marami po akong iniiyak sa Panginoon. Higit ang mga kaluluwa. Ang mga kaluluwa na nawawala at nagwawala. Sabi ko nga po, tinatapos ko lang itong may pinapaano lang po sa akin ng mga amo. At yung mag-uumpisa na ang evangelism at kung sinong gustong sumama, tayo po ay mag-evangelize. Maging laborer of God tayo. Sa ating pong panalangin, makikita natin ang resulta ng ating panalangin. Pag nakita po natin ang tao, ang bagay na ipinagpipray mo, makikita natin kumikilos ang Diyos. Kahit po sa inyong panalangin, walang lumalabas na salita. Kahit umiyak ka ng umiyak, gumulong ka ng gumulong, isigaw mo, Lord! Tumatawag ako sa iyo. Tulungan mo ako. Isang kaluluwa ang iiyong iiyak sa Panginoon. Libong kaluluwa ang ipadruloy at patuloy na ibibigay ng Diyos sa iyo. Kung paano sila ipapanalangin mo. At makikita natin kung ano ang resulta ng panalangin mo sa kanila. Hindi man ito instantly ang pagbabago dahil ang baguhin mo ang puso ng isang tao, hindi po natin yun trabaho. Ang trabaho natin po ay ipanalangin sila. Dahil ang baaguhin ang kanilang puso, trabaho po ng Diyos yun. Iiyak mo sa Panginoon ang mga kaluluwa na nakakapagpabigat sa inyong puso. At makikita nyo, step by step, makikita nyo ang pagbabago. So, number one po yan, para po tayo
ay maging isang maayos na laborer ng Panginoon. Ang number two po ay yung pag-ibig. Siyempre, after you pray, nakikita niyo po yung compassion niyo. Yung compassion niyo sa mga kaluluwa. There's a lot of works to be done. Napakaraming trabaho po ang nag-iintay sa atin. Reaching the lost at any cost. Yan po ang vision ng Eagle 7 natin. Even ang Eagle 7 Mission Team International, reaching the lost at any cost. Hindi po biro ang pumunta sa harvest field. Sa akin pong karanasan bilang isang harvester ng Panginoon. At hindi rin po basta-basta ang pinupuntahan namin na lugar, kundi mga delikadong lugar. At bakit naman itong pusong ito ang gustong-gusto ay yung mga Muslim area? Mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Mga Muslim na kung maghahayag ka ng salita ng Diyos, kung nakakamatay ang kanilang tingin, patay ka na sa kanila. Pero nandito yung compassion sa puso ko na maabot sila in any cause. December 25, lagi pong tinatarget natin ang date na yan para po ipakita sa kanila na hindi lang ang mga tao na nasa paligid nila ang pwedeng lumapit sa kanila. Yung pong bundok na pinupuntahan po natin ay hindi basta-basta maaabot siya. At gusto kong i-share din kung paano yung pinakamatinding experience namin nung umakyat kami ang takatlaan po niya ay kampo ng MNLF. Sabi nga po nung isang pastor, yun po yung hindi niya sinabi sa akin. Sabi niya, nung kami lalakad na, kinarga namin yung 1,500 na ating lunchbox. Sabi niya, Pastora, ang pupuntahan natin ay hindi biro. Sabi ko, bakit? Ang tapat lang niya ay kampo ng MNLF. Ang sabi ko po, Lord, patay kung patay ako para sa iyo. Kahit na sabihin ako ay may edad na pero may mga anak din ako at mga apo. Pero nandun yung compassion ko sa mga tao. Nung kami yung mga akyat na doon, siguro mga 2 oras na kaming bumibiyahe, may nakaharang na 2 van. Hindi po namin kita nakasakay kundi kasi tendensya. So hindi namin kita yon sa Cotabato, basa. North Cotabato yon sa may Makalam. Alam mo na yung daanan doon. Talagang may area doon na talagang hindi ka pwedeng makalampas ng buhay. Talagang yun ang naanuhan ko doon na talagang yun lugar na yun. Lalo't gabi, hindi ka na makakarating ng buhay. Then, ang sabi ko nga sa kanya nung kinalabik na ako, pero yung mga bata, hindi na, marami po kami yung mga bata, hindi na kumikibo. Ang sabi ko nga, sa isip ko, kung hihilingin ang isang buhay, palampasin lang sila ako magpapatira. Then they started to pray. Nag-pray na kami. Then ang sabi ko nga, Panginoon, ikaw ang nag-utos sa amin para mag-harvest dito ng mga kaluluwa. Manguna ka. And praise God po, nung malapit-lapit na kami doon sa sasakyan, naghiwalay ang 2 sasakyan, kami ay nakaraan. Sabi ko nga, Panginoon, tunay nga pong ikaw ang Diyos namin. At ikaw ang Diyos na nag-iingat sa amin. Pagdating po namin doon sa mismong area, kinalapit po ako ng pastor na nag-organize doon. Ang sabi niya, tingnan mo yung bundok na yan, kalapit lang, nandyan sila. So, kita mo talaga yung kanilang tawag dito, yung kanilang kampo. Tagkita mo talaga. Then, nung dadating na po, hindi ko alam kung saan ang galing ang daming tao, pero makikita mo, yung kanilang mga ano talaga, mga Muslim talaga sila, may mga ano dito. Pero they are all behaved. Nakikinig po sila. Pero nandun po yung mga nakaano na mga military. Nakaano sila doon, nakapalibot sa amin. Basta't ang prayer ko po,
Lord, maibahagi lang ang iyong pag-ibig kahit bumaba kami dito. At that time, akala ko nga, ang isang tunay na Kristiyano, handang mamatay para kay Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. At dumating po yung punto na sabi ng aking mga magulang, nung aking pong ama at mga kapatid, Ate, bakit hindi ka mo lang tumatawag o nagte-text o nagme-message? 5 araw ka na, hindi ka mo lang nagpaparamdam kung nasaan ka na bilang kapatid mo. Iniintay din namin na kahit ikaw ay maayos ang kalagayan. Ang sabi ko po sa kanila, walang signal. At totoo naman na halos walang signal sa bundok. Kinakailangan pa pong umakyat kami sa puno para makakuha kami ng signal. Hindi po biro ang pumunta sa harvest field. Okay lang kung kagaya sa Central, kung kagaya sa Market, kung kagaya sa bus, kung kagaya dito sa mga kapitbahay nito. Pero ang pinupuntahan po ng inyong lingkod ay hindi po biro. At lalo't ang pagkakatawag po sa atin. And finally talaga po, doon po na po nakita na ang ating harvest field po talaga ay ang Mindanao. My heart is settled. At peace na po yung puso ko. And even my family, even my children and grandchildren, they said, go. Sa kanila alam ko nasasaktan ang pamilya ko. Pero kailangan nating sumunod. Dahil the harvest is plentiful. Nais kong maging isang laborer ako ng Panginoon. Dahil ang buhay ko, ikinumit ko sa Panginoon. Dahil sanay naman tayong, sabi nga, maraming nagsabi, ready na ba yung heart mo? Walang sahod ka doon. Wala kang pamilya doon. Wala po akong pamilya sa Mindanao. As in, dadating ako sa Mindanao, kakilala lang. Pero yung sabihin mong kamag-anak, wala. Pero nakikita ko po ang provision ng Panginoon. Dahil ang harvest field na ibinigay ng Panginoon sa akin ay truly makikita namin natin the harvest is plentiful. At alam po natin may mga susunod sa lugar na yun. At yung pong puso ko, ang aking pong panalangin, dagdagan pa ng Panginoon yung pong compassion, yung love na maabot ang mga tao. Dahil hindi po natin talaga pwedeng talikuran kapag tinawag ka ng Diyos na maging isang laborer niya. Hallelujah po ba? Amen. 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 Ito na po ba na yata? Hindi naman. Sabi nga, sa John 15:12, ano po yung sinasabi doon? John 15:12. Tama nga ba sa akin? John 15:12 na po ang nakakita na, mga kapatid. John 15:12. Diyan lang sa kanapit. Diyan lang, diyan. Love each other. John 15:12, ganito ang nakasabi. Ito ang ating utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Yan na po yung aking isiner sa inyo. Nasabi nga, wag lang natin mahalin ang sarili natin, kundi mahalin natin ang ating kapwa. Hindi po natin kinikailangang magbigay kung anong material, kung anong pagkain ay bibigay natin, kundi yung pag-ibig na maranasan din nila ang naranasan natin, yung pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon. Yung na salvation na natanggap natin ay iparanas din sa kanila. Amen po ba? So, ang number, madali na po ako. Ang number 3 po natin, yan na po yun. Share the gospel. Not everyone is called to preach the gospel. Tama po ba? Hindi tayo lahat ay tinawag bilang isang pastor. Pero, yan po yung, not everyone is
called, not everyone is called to preach the gospel publicly. But every believer, including us, ano po? Including you and me, should be ready when the opportunity presents itself to tell others how they can have their sins forgiven and go to heaven. Pwede natin bilang isang mananampalataya. Kahit nag-iisa lang tayo, halimbawa po sa isang bus, may kalapit tayo. Bakit hindi natin buksan ang ating bibig? Pero hindi naman agad ikaw magsisir ng at maglalabas ka ng Biblia. Tanungin mo muna siya, kumustahin mo, kapatid, kumusta ka na? Minsan tayo pagkasakay, basta nakaupo na lang, o kaya tutulog, o kaya yung cellphone, hawak, ganito, sagot-sagot. Pero minsan din, damhin po natin ang pintig ng puso ng ating kalapit. Maaring naghihintay lang siya na ibuka mo ang iyong labi, ang iyong bibig na kumustahin, at makikita nyo siya ay magsasabi kung ano. Nararanasan ko po yan minsan. Na kapag, oy, kumusta ka na kapatid? Ano mo ba? Holiday mo ba? Pag sinabi na, makikita po din natin kung sensitibo po tayo, makikita natin sa ating mata. Makikita rin sa kanilang mata na sila ay dumadaan sa pagsubok. Pero iba din, makikita mo rin kung yung kagalakan, tapos bumuka ng bibig, praise God. O, alam mo, na Christian na, yung makakapag-sharing na kayo, yung makakapag-fellowship kayo kung hanggang saan kayo makarating na doon sa inyong pupuntahan. Hindi yung pag-upo lang natin, wala kang pakialam as in. Hawak mo na yan, cellphone, o kaya tutulog ka, o kaya patay mali siya, nakatingin ka lang sa bintana. Pero pakinggan mo ang pintig ng puso mo. May sinasabi ba? At subukan po natin yan. Kung hindi pa nyo ginagawa, subukan po ninyo. Ewan, magiging isang laborer ka talaga ng Lord. Bakit? Doon pa lang sa simpleng yun, ay pwede tayong mag-minister. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sabi nga, sino po ang magbabasa nito? 1 Peter 3:15. Ang maganda pong lagi nating isi-share lang ay ano ba ang gusto mo, kung saan ka mapupunta. 1 Peter 3:15 po. 1 Peter 3:15. But in your hearts, mga maligino ang gusto. But in your heart, set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Di po ba? Kaya tayo sa ating pong paghahayo o sa ating pagtatrabaho, lagi po tayong nakaprepare. Dadalwa lang po naman kung saan tayo po ay nagsishare ng gospel. Dalawa lang lagi ang babanggitin mo. Ano yun? Saan ka ba pupunta? Sa langit ba? O sa impyerno? O diba? Yun lang naman na isisir mo sa kanila eh. Bakit? Ako talagang, eto po. Ito na, tingnan mo, derechahan talaga ito. Diba sabi na ngayon sa palengke, at sabi ng mga nakakaano natin, ang init-init naman, grabe, sobrang init. Aakbayan ko siya, sabi ko, kapatid, saan mas mainit? Sa impyerno dito. So, ayun po, nakagawa po ako ng way para kami mag-usap. Sabi niya, di doon naman kapatid, mas mainit kaya doon. O, gusto mo ba yun? So, doon pa lang, pwede kang makapasok. Pero sabi ko, mas maganda kung doon tayo pupunta. Hindi, kumbaga, ang ating pagsisir sa kanila, hindi hindi yung marami ka pang anong, derechahin mo na agad. Pero ka, nakikita mo, ang init-init dito. O, kapatid, ayun lang ang pasok doon, kapatid, saan mas mainit? Sa impyerno o dito? Sabi niya, doon naman sa impyerno. Sabi ko, oo, sabi kong ganun. Alam niyo,
doon talagang, kung hindi mo pa nakikita, doon makakapasok ka na makapag-share sa kanila. So, gawin po rin ninyo, hindi ko naman sinasabi sa inyo, kaya lang, yun lagi po ang ginagawa ko. Kahit nga sa mga upuan, ang gagawin ko, ma-style pa rin din ako, kanta ko ng kanta. Kanta ko ng kanta yung mga nakokompose ko. Tapos yung medyo iiyak-iyak ka pa ng konti, tapos sabi niya, kapatid, ang ganda naman kanta mo. Kasi, kumbaga, iko-quote mo yung attention nila. Kung, kasi ko yung halimbawa nakaupo lang sila tapos ay parang nag-aano lang tapos ang gagawin nila may hawak sila na cellphone kung ano siyempre kalapit mo makikita mo kung anong pinapanood nanonood ng video kausap yung boyfriend nagla-live sila tapos mayroong makikita mo kung anong ginagawa nila kaya tayo bilang isang laborer of God makita natin yung mag-harvest ka talaga. Hindi man natin madala si Church. Pero si Pastor, oh, nadala na si Sister Glory, no? Daling talaga naman. Nakikita natin ano. Kaya tayo lang maging handa ang puso natin sa anumang sitwasyon. Marami yan. Kahit na halimbawa sa mga, sino mga nanonood na sine dito? Wala nanonood na sine. Maganda din daw doon mag-ano, pero hindi ko pa nasubukang mag-ano. Hindi ko pa nasubukang mag-evangelize doon. At naano namin kay Pastor Bong Hermosa, noon pag nagsisir siya, sabi niya, pumupunta siya sa ano sa Wanchai. Dito sa Wanchai, sa mga club. At doon, isang magandang marketplace po yun sa evangelism ang club. Talagang ano, maganda yun. Kasi hindi naman yun ikaw ay iinom. Hindi naman ikaw ay iinom. Basta yung parang uupo ka lang. Isang magandang, naanuhan ko din yan sa isa pa rin pastor na isang magandang marketplace para makuha mo rin ang mga nandun. Siyempre yung pag nandun ka, hindi ka naman din sasayaw, di ba? Hindi ka rin makikipag-inuman. Para lang makikiano ka, makuanin mo sila, yung kanilang buhay, bakit sila napunta. Parang mag-interview ka, ganun. So doon, makakapasok ka, uunti-untiin mo, makakakilala. Marami na po kaming kakilala na dati silang mga nasa One Child Girl, pero sila po ngayon ay nagpapatuloy sa Panginoon. Sila po yung mga workers. Alam po yan, yung mga sanctuary, yung mga tag-sanctuary po sila. Mayroon pa nga doon, mamasan siya. Pero tingnan nyo, isa siyang leader na. Totoo! Talagang totoo yan, ayan, sila Sister Jess. Buhay na patutuo talaga, kaya sabi ko nga, Lord, di ba tingin natin pagka nagtatrabaho, ang isang babae, sa mga gano'n ang tingin natin masama na, pero once, isang salita lang, ang pumasok, tumusok sa kanilang puso, makikita nyo, kung ano yung ginawa na niya, na natikman niya, kung ano, at maranasan niya ang salvation, yun din ang dadalo niya sa kanyang mga kasamahan. Kaya po tayo, mahalin po natin yung mga taong ganun. Kung kayo, if ever kayo mapunta sa Wanchai, huwag naman kayong magdidis po doon. Gawin lang ninyo yung pwede nating magawa doon. So, amin po ba? Mahaba na, ano? Oh, mahaba na. Hindi, marami pa, oh. Sabi nga po dito, to share the gospel is not easy. Hindi madali po ang mag-share ng gospel. Unang-una, pag napatapat ka sa, anong tawag dito, yung, hindi lang stubborn eh, yung pag may tinag, pilosopo, yun. Nako talaga naman, ipipersecute ka. Sinong unang persecutor natin? Ang pamilya natin. Pinakamahirap talaga ang pamilya natin na dalhin natin sa Panginoon. It requires time talaga kung paano. Pero wag po tayong magsawa na magbahagi sa ating pamilya. Lalo na sa mga anak, sa ama, sa ina. Wag po tayong manghinawa na ibahagi. Best, yung best mo. Talaga namang yung iyong anak, malapit na talaga yun. Nabibless po ako na may mga tayo, may mga kapatiran po tayo na talagang ang inaano po yung kanilang mga anak. At ako bilang isang lingkod din ng Diyos, hindi po perfecto ang aking pamilya. Pero hindi ko po sila iniiwanan sa panalangin. Dahil alam kong isang araw at yan po
ay talagang inano ko sa Panginoon, wala naman ako dito sa mundong ito. Alam ko, may mga magiging witness na mga anak ko, tataas din ang dalawang kamay at luluhod din sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Hindi man tayo ang makapag, sabihin na natin na hindi man tayo sa akin, hindi ko man makita ang nag-iisa kong anak sa ganong kanyang sitwasyon. Pero nakita ko yung unti-unting pagbabago ng kanyang buhay. Dahil po yan sa panalangin na dapat nating gawin na maging isang good workers tayo, laborer of God, unang-una talaga, mag-pray po talaga tayo. Huwag po nating kalilimutan. At ang pangalawa, yung pag-ibig mo sa kanila. Kasi kung ang ating pamilya, makikita natin, sabihin na natin sila yung ano sa mundo, kumbaga sabihin natin sila na yung pinakamasama. Gaano man patigas ang puso. Sabi nga, salita lang ng Diyos ang makakapagpadurog doon. Amen. Hallelujah. At sabi nga, si Sister Jess, unang-una pa akong Kristiyano, sabi niya sa akin, gaano man katigas ang tinapay pag isinawsaw mo sa kape. Ay, sigurado. Lalambo. Tapos sabay kain, ano? Ay, sarap nun. So, yun po lagi natin tatandaan. Mga simpleng ano lang. Mga simple na wag na lang paikot-ikutin natin sa ating pamilya. Basta't ang tandaan po natin, ang Diyos may pangako sa atin. Amen. Dahil ikaw na tinawag ka, hindi hahayaan ng Panginoon na ikaw lang ang sasamba, ikaw lang ang makaka-meet ng kanyang ano, salvation, kundi ang pangako niya, ang buong sambahayan. Amen. Ay tataas at makakakilala sa kanya. Wag po tayo manghinawa. Ako sa aking buhay po talaga, ang sabi ko nga, Lord, wala naman ako, pero sa iyong kamay ilalagay ko ang buhay ng aking mga anak, ng aking mga apo. Basta't ako sa ngayon, ang commitment ko sa Panginoon, till the last breath of my hininga nga, talagang maglilingkod ako sa Diyos. At hindi ko alam, ang aking katanawan lupa, baka doon na rin ibaon sa Mindanao. Kasi talagang ang buhay ko po, yan po ang pangako ko talaga sa Diyos at ang commitment ko. Oo, matagal pa, pero ang aking pangako talaga sa Panginoon at ang commitment ko, ang buhay ko ay ibibigay ko sa Kanya sa paglilingkod. O, di po ba? Hallelujah! At sabi nga po dito, just pray to God na ikaw po ay magamit. Tayo lahat po ay magamit ng Diyos. Dahil napaka sakit na nang nararamdaman ng ating ama. The harvest is plentiful, but the workers are few. Kaya tayo po, mga kapatid, wag po nating isipin na tayo ay walang, sabihin na natin, hindi natin ano yan, hindi natin gift yan. Hindi natin nag-gip ang mag-preach tayo, hindi natin gip ang magiging evangelist. Pero, kapatid, maniwala ka sa isang talabit mo lang, sa isang hawak ng kamay lang, sa mga kamay ng iyong mga nakakilala. Maaring ito kahit isang kaluluwa yan. Maaring ang iyong napagbahagihan, libong kaluluwa ang dadalhin sa paanan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya po huwag tayo pong manghinawa sa pagbabahagi ng kanyang salita. Tayo po ay pinili ng Panginoon. So, mamaya, kung tapikin kayo ng Diyos, ano kaya ang pwede ninyo sagutin? Will you be a worker in my harvest? Bill? Yes. Yes kayo, ano? Bakit panghina? Amen. Yes. Yes. Tapikin naman tayo ng Panginoon. Tapikin kayo. Kaya mo ba na magtrabaho? Yes. Oh, yan, narinig ko yan, ha? Yes. Yes. Ang laborer po, sinasabi ko na po sa inyo, na, ang isang harvester po, sa harvest field ng Panginoon, wala pong sahod. Kailangan nakahanda kayo na magutom, maglakad. Pero makikita nyo, ang Diyos na tumawag at pumili sa inyo, hindi mo alam kung anong magiging reward mo.
Ito na po yung conclusion po natin, ha. What is our motive for getting involved in evangelism? Our motive is the great love of our Savior who came to this simple world, who saw the greatest needs of lost people, who felt compassion for them, and who served them with the good news of salvation. And if you have experienced that salvation when you are on the in His worker, in His harvest field, maging ano lang po tayo. Maging tapat po tayo sa Panginoon. At nakahanda kung ano man po ang dadatna natin sa harvest field. Pero ang nasisigurado ko po sa inyo na ang maghayo po at maging isang laborer ng Panginoon, ang puso po ninyo, makikita ninyo kung anong joy. Not makapagbahagi ka lang, makapagdala ka lang kahit isang kaluluwa sa paanan ng Diyos. Libo-libong anghel ang magsasayaw sa langit. Amen. Hallelujah. Dito po ako magtatapos at tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Bibigyan ko po kayo ng 5 minuto. Kausapin po ninyo ang Panginoon. Huwag niyo pong pansinin yung mga kalapit niyo. As in, ang kaharap ninyo ay ang Panginoon. Maaaring tayo nakakalimot dahil ang mundo ay talagang pawala na. Pero kayo, nabigyan ng pagkakataon, tayo, we are so blessed. Dahil tayo tinatawag niya bilang isang laborer sa kanyang harvest field. Hallelujah. Tingnan niyo ang puso ng Panginoon. Umiiyak na siya. The harvest is plentiful, but the workers are few. Maaring nais natin tayo ay maging isang laborer niya. Pero hindi natin alam kung paano tayo mag-uumpisa. Bakit hindi mo buksan ang puso mo sa Panginoon? Ibukas ang iyong mga mata. At tingnan mo na nahihinog na ang palay. At anumang oras pwede na itong i-harvest. Kagaya ng mga kaluluwa na nakaupo lang dyan sa tabi-tabi. Panalangin natin na magkaroon tayo ng compassion para sa mga kaluluwang iyon. Na maging bahagi tayo sa harvest ng Panginoon. Harvesting of souls come nearer and nearer and nearer in this sanctuary. Maaaring ang iyong pamilya. Ang iyong pamilya na nag-iintay lang na igather mo sila kapag kayo'y umuwi. Bakit hindi tayo mag-set ng Bible study? At maipakilala natin si Jesus. Ang pag-ibig niya, iparana sa kanila din yung naranasan natin when we accept Jesus as our Lord and Savior. Huwag tayong manatiling nakaupo lang. Kapatid, may dalawa ka pang kamay. May dalawa ka pang paa. Mayroon ka pang bibig. Mayroon ka pang tenga. Mayroon ka pang mata. Bakit hindi mo gamitin ngayong ikaw ay humihinga pa? Huwag mong sayangin ang panahon. Dahil ang mundo natin ay pawala na. Malapit nang dumating ang Panginoon. Nais mo bang ang pamilya mo'y maiwan?
at ikaw lang ang madala. Pero ito pa rin ang katanungan. Tayo ba ay pupunta sa langit? Kapatid, bago ka matulog ngayong gabi, saliksikin mo ang iyong puso. May nakatago pa ba na galit sa puso mo? May nakatago pa ba na mga hinanakit sa puso mo? Sa mga taong nagbigay ng sakit sa puso mo? Kapatid, the laborer of God requires only the heart of Jesus. Kapag nakita mo ang mga kaluluwang ito, you have a compassion to lead them in the feet of Jesus. Maaaring ngayon ay nakita natin ang puso ng Diyos. Bakit hindi natin gayahin ang ginagawa ng Panginoon? Hindi ibig sabihin na tayo mag full-time na sa ministry. Tayo ay ibibigay natin lahat na doon ang oras natin, kapatid. Kahit anong tinatrabaho natin. Sa panalangin, ipanalangin natin ang mga hindi natin kayang abutin na sila'y mahawakan o mayakap. Padama natin ang pag-ibig. Then we need to share the gospel. Ama, maraming salamat po sa iyong mga anak na nandito, na narinig na tunay ang iyong mensahe, Panginoon. Turuan mo po kaming humakbang, Panginoon, yung daan, Panginoon, at turuan mo kami, Panginoon, sa harvesting, Panginoon, kung ano ang gagawin, Panginoon, sa mission field, O God, hallelujah. Lord, alam po namin na plentiful po ang anihan na ngayon, Panginoon. And, Panginoon, nakikita mo lahat ang puso ng bawat isa. Ikaw ang hahawak ng puso nila, Panginoon. Upang, Panginoon, magamit mo kami ng lubusan, Panginoon, sa harvest field na ibibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito, Lord, ay ibibigay namin sa iyo. Pinakamataas sa papuri, pasalamat, pagsamba sa banalong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.